So, ayan na nga po, no? Shoutdown sa inyong lahat at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. So, for today's video, mga ka-vlog, no? May konting advocacy lang ako, no? Na gusto kong i-share sa inyo at ihatid to sa inyo. Actually, kumalat na to. Pero, dahil nagbabaka sakali tayo na baka pwede pa to maagapan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ngayon ang 10 klaseng ore ng mga TikToker. Number 10. Ito naman yung mga klaseng tao, no, na kapag gumagawa ng video at i-upload doon sa TikTok is hindi nila pinag-isipan, no? Kumbaga, kung ano yung ginawa nilang video tapos i-upload nila kaagad doon sa TikTok para sa kanila, content na yun. Diba? Kahit yung mga manunood, no, hindi nila malaman kung ano yung pinagagawa nila doon. Dahil, akala ng maaari is content na yun. So, yun ang magiging dahilan na walang magkaroon ng pake doon sa mga video na ginagawa mo. Number 9. So, ito naman yung mga klaseng video, no, na may mapulot kang aral dahil yung mga manonood is may matutunan. So, get it up. Get it up doon sa mga pinagagawa mo. So, ayos yun. Okay yun. Number 8. So, medyo malapit na tayo sa may pagka self-explanatory ngayon, no? Sa ating topic ngayon. So, ito naman yung mga tao, no? Na kung ano na lang yung pinaggagawa doon sa TikTok, no? Kumbaga, wala silang pake, no? Wala silang pake doon sa mga manonood at wala silang pake kung i-bash man sila. Dahil akala nila yung video na ginagawa nila okay para sa kanila. Dahil hindi nila naisip, no, na tamang edad lang ang pwede manood ng mga TikTok. Alam nyo ba? Marami na mga kabataan ngayon, no, na nawiwili din at na-addict doon sa pag TikTok, di ba? For example, may ginawa kang hindi maganda doon. Tapos nakita ng mga kabataan. So, ano mangyari? 'Yon ang magiging dahilan, no. Alam niyo kasi, ang pag-iisip ng isang bata, kung ano man yung makikita nila doon sa video na pinagagawa mo, iniisip nila na okay 'yon. So, di ba? 'Yun ang magiging mangyari eh. Dahil marami na ngayon mga kabataan, no, na parang nawalan sila ng landas dahil lang sa hindi magandang impluensya, no, na nakikita natin dito sa social media platform, no. O, payo ko lang sa inyo, no, is bawasan ninyo yung mga ganung pag-uugali, no, dahil naka-apekto 'yan. 'Di ba? Number 7. Bakit? Alam mo ba nagiging bakit? Alam mo ba nagiging bakit? Tanungin mo yung sarili mo. Bakit nagiging bakit? For example, ito naman yung mga tao, no, na alam nilang mali, no? Mali. Tapos, ginawa pa rin nila. Diba? Kaya, mapapatanong ka na lang, bakit? Diba? For example, may isang content creator, no? May nakita siyang video na mali. Ang ginawa niya, kinapi link niya. Tapos, sinave. At pagkatapos, in-upload ulit doon sa TikTok. Diba? Nakaka-visit yung ganun. Alam nyo kasi, no? Bago po kayo mag-post ng video na hindi naman sa inyo, dapat kumbinsihin nyo muna yung unang nag-upload o yung may-ari. Kasi, malay mo, ayaw na ng may-ari na ipakalat pa yung mga video. At kung ikaw naman ay isang naghahanap ka lang ng mga reputasyon, no, na pwedeng makasira ng ibang tao, alam mong mali, tapos ginawa mo pa. So, di ba? Kaya, mapapatanong ka na lang na bakit. Payo ko lang sa'yo, no? Iwas-iwasan ninyo yung mga ganong mga pag-uugali. Yun lang payo ko sa'yo, no? Tigilan nyo na yung mga ganon dahil wala kayong mapapala nun. So, yun lang. So, ngayon, number 6. Marami tayo dito, no? Alam ko marami kayo, no? Na dito sa TikTok, no, na sobrang tanga, no? Hindi ka lang nag-iisa.
marami tayo, no? Ha, marami kayo, marami tayo, di ba? Lahat naman tayo magiging tanga eh. Lalo na pag hindi natin alam yung bagay talaga, no? So, magmumukha talaga tayong tanga. Ganito kasi yung nangyari kadalasan, no? Kaya nagiging tanga ka. Kunyari, may napanood silang video doon sa TikTok, no? Tapos ang ginawa ng video na yun, nagpapakita sila ng dahilan, no? Kunyari, nagpapakita sila ng pera. Tapos, ang sabi nila doon sa TikTok, kung gusto mo magkaroon ng maraming views at maraming followers, i-like nyo itong video na to at i-copy link nyo na lang. So, at ito namang tangang to is gagawin niya agad dahil nagbabakasakali siya na yung sinasabi ng video na pinapanood niya is totoo. Alam ko, yung pagiging tanga, no? Hindi naman masama ang pagiging tanga, no? O, ang payo ko lang naman is, wag mo namang araw-arawin, no? Dapat bawasan mo din yan. Dapat nag-isip ka. Dapat iisipin mo muna kung ano yung magiging advantage at saka disadvantage bago mo gawin yung mga bagay na alam mong hindi naman talaga totoo. Diba? Kaya, wag kang tanga. So, number 5. Ito din naman, no, yung mga klaseng tao na pinagagawa sa buhay, no, kundi mangloko. Mangloko ng ibang kapwa-tao. Itong video na to, no, itong topic na to, ito naman yung magiging kasunod, yung pagiging scammer. Kunyari lang naman, yung mga video sila na may sinasabi sila, for example, ha, nagpapakita sila ng pera, no, gaya ng sinabi ko kanina. Ito yung mga tao na naghahanap ng rason, no, na may mauto sila. May ginagawa siya. Nagpapakita siya ng pera. Tapos, ang sinasabi niya, doon sa pinaggagawa niya, kung gusto mo magkaroon ng maraming views at maraming followers, ilike mo muna itong video at huwag mo kalimutang mag-copy link. Diba? Huwag naman ganun, Brad. Alam ba, maraming tanga na nag-a-assume. Lalo na yung mga small TikToker dyan. Diba? Kasi, para doon sa mga small TikTokers, ang sarap sa pakiramdam, no, na magkaroon ng maraming views. Di ba? Marami tuloy nag-assume na pag ginawa nila yung video na sinasabi mo, nag-assume sila na magkaroon sila ng maraming views. Dahil alam mo, hindi naman totoo. Yan ang dahilan. Kaya, marami tuloy nag-assume. So, number 4. Medyo may pagka self-explanatory na tong video na itong mga, ano, itong mga ganitong klase eh, hindi ko din alam, no, kung bakit pinopromote to sa TikTok kung mga ganitong bagay, no, na hindi naman talaga dapat ipopromote, di ba? Yung sumasayaw ka, tapos hindi ko naman nila lahat, no, may mga iba din naman dyan na matitino, at hindi ko rin nila lahat dahil magkaiba ang may rason sa walang rason. Diba? Siyempre, uunahin natin yung may rason. Kunyari, diba? Nagsasayaw ka. Kunyari, model ka. Maganda. Sexy. Diba? Kung isa kang model, tapos may mga brand ka na pinipromote, no? Dahil may kumuha sa'yo. May bilang sponsor ka, diba? Okay yon. So, walang magiging problema dun. Pero kung isa ka namang normal na TikToker, no? Tapos, ginawa mo yung mga ganong bagay, no? Alam mo bang hindi yun maganda? Di ba? Pero kung dalaga ka, okay lang. Dahil, pag dalaga ka, tapos, single ka, wala kang asawa, di ba? O ano pa dyan? O jowa. Dahil lang panahon ngayon, dapat praktikala na tayo ngayon, no? Lalo na pag babae ka. Di ba? Kadalasan, ito kasi yung nangyari ngayon eh sa mga kabataan ngayon, no? Yung nasa tamang edad na, yung gumagawa ng practical, no? Para makamit nila yung kung ano yung mga pangarap nila sa buhay, no? Okay yun, so, balik tayo sa itong topic, no? Kung hindi ka naman model, no? At hindi ka maganda, no? Oh, wait lang, no? Nililawin ko lang, no? Hindi naman sa pinagbabawalan ko kayo, no? Nabawal na sumayaw kung ano yung pinaggagawa mo sa TikTok. Pero ang tanong, naisip mo ba kung anong magiging kinalabasan doon sa pinaggagawa mo? Tapos,
ang masakit pa dito, no? Ang napakasakit at napakasaklap lang dito, no? May asawa ka. Tapos, kung ano lang yung pinagagawa mo dun sa TikTok, no? Tapos, halos nakita na yung mga pati ng burger na tinago mo dun sa loob, no? Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo bang, nakakasira yan, di ba? So, anong nangyayari? So, para sa'yo, walang nangyayari. Tapos, madami lahat. Diba? Ibas ka. Pagsabihan ka lang hindi maganda. Diba? So, anong mangyayari? Magagalit ka. Tapos, sasabihin mo, lahat ng mga lalaki, manyakis. Diba? So, damay lahat. Diba? So, huwag naman ganun. Bago ka po mag-isip ng mga ganyang bagay na alam mong hindi maganda sa ibang paningin ng mga tao, dapat isipin mo muna kung ano magiging kinalabasan. Diba? Naintindihan mo? Kasi, hindi naman lahat gumagamit ng cellphone. Hindi naman lahat nagti-TikTok. Ay yung mga karaniwang tao lang. Diba? For example, may mga alagad ng simbahan dyan. Diba? Dahil lahat naman tayo ay napapatingin sa mga TikTok. Diba? So, anong isipin nila? Diba? Parang, kaya yata yung gumagawa ng dahilan, no? Para ilagay sa mga alanganin yung mga pag-iisip ng tao, no? Instead na nakapokus sila sa mga bagay na gusto lang nila is awareness sila dun. Diba? So, wag naman ganun, no? Kaya, bago nyo po gawin yung mga ganyang bagay, no? Sana pag-iisipan nyo muna, no? Hindi yung puro kayo landi, no? Puro kayo landi. Pero kung ang hanap mo naman ay magkaroon ka ng pera dahil nga, gaya ng sinabi ko, sikat ka, model ka, di ba? Pero kung isa kang ordinary na mamamayan lamang, tapos gumagawa ka ng ganun, so anong rason? Gusto mo lang ba na makakuha ng maraming views? So anong silbi ng views? Di ba? Nakakatulong ba yan sa'yo, yung mga views? Pwede natin sabihin, no? Maraming nanonood sa'yo. Pero ipagpalagan na natin, lahat sila, ya? Mga manyakis, di ba? Number 3. Gaya-gaya. No? So, hindi ko naman kayo masisisi, no? So, lahat naman tayo, pati ako, yun, no? Yung, pag may bagong trending ngayon, no? Na sayaw. So, ang mangyayari is gagayahin mo. Doon sa sikat, at doon sa hindi sikat, no? So, ang sikat at hindi sikat, so, malaking agwa talaga yun, di ba? Kunyari, ano? Sikat ka. Sumasayaw ka. So, ang galing mong sumayaw kasi may talent ka. So, nagkaroon ka ng maraming views. Di ba? Tapos, ito namang tanga na hindi sikat, no? Tapos, ginagaya niya yung moves ng sikat. Di ba? Tapos, ang masakit pa doon, no? Halos kada minuto na lang, magbubukas ng TikTok. Kasi, nag-a-assume siya. Inaakala niya na kung ano yung mga views dun sa sikat na sumasayaw, akala niya, pati sa kanya, madadamay din. Magkaroon din siya ng maraming views. So, kaya, yun ang naging dahilan, no? Dun sa mga gumagawa ng sayaw na gumagaya, no? Halos nga, yung iba is, parang, kung ano yung pinagagawa dun sa TikTok, no? Yung iba, kita lang, ganun yung mga, di ba? Pero kung gaya ang sinabi ko, no, model ka, ganun, walang problema. Pero kung isa ka namang simpleng TikToker lang, no, tapos ginagawa mo yung mga bagay na ganun, may malaking kaibahan, so, mali talaga yun, no? So, hindi ko naman sinasabi, no, bawal mo gayahin yun. Okay lang sana kung manggaya ka, tapos may talent ka. Pero wala ka namang talent, tapos nanggaya ka. So, nagmumukha ka tuloy tanga, di ba? So, kaya bas bukasan mo yung mga ganun, no? Mas mabuti ba, maghanap ko na lang ng content na yung natural content mo, yung gusto mo talaga, hindi yung puro ka lang gaya-gaya, tapos walang nangyari. Kaya walang nangyari. Kaya, pigilan mo na yan. Di ba? Number 2. Ito naman yung mga tao, no?
na sobrang pilingero at pilingera, no? Parang nawawalan sila ng balanse o pag-iisip, di ba? Doon sa pinaggagawa nila. Kunyari, small TikToker ka. Ito kasi yung kadalasang nangyayari, no? Dahil hindi naman pwede yung sikat na TikToker, di ba? Ang punto ko dito is yung mga small TikToker. Yung grabe ka pilingir at pilingiro. Alam mo kung bakit? Kunyari, small TikToker ako. Ah, kunyari, di, bawal sa akin. Kunyari, ikaw, small TikToker ka, di ba? Pakinig ha, alam kong isa ka din dito. Small TikToker ka. Tapos, yung pinaggagawa mo dun sa TikTok, nilalike mo yung mga sikat na sa TikTok, di ba? Tapos, habang nag-i-scroll ka, may nakita kang isang TikToker na may isang view lang o dalawa. Basta yung mga 10 pababa. Ang nangyari, hindi mo nilalike dahil ba hindi mo nagustuhan yung mga video niya. Tapos, sasabihin ko sa'yo, anong pinagkaiba dun sa mga sikat na TikToker, no? Na hindi naman lahat nag-TikTok is magaling, di ba? May mga sikat na TikToker din dyan, ha? Kung ano lang yung simple lang ginagawa, di ba? Nagkaroon ng maraming views. So, ngayon, so, anong rason? Bakit mas gustuhin mo pang i-like yung mga sikat na TikToker na nagkaroon ng maraming views, di ba? Bakit hindi mo nalang i-like yung mga video mo, kundi i-like mo yung kapareho mong small TikToker, di ba? Alam mo kung bakit? Ha? Kasi yung mga sikat na TikToker na nilalike mo, hindi yan nila ma-appreciate, di ba? Ha? Papaliwanag ko lang sa'yo, ha? Mas na-appreciate pa yung paglalike mo doon sa kagaya mong small TikToker kaysa doon sa sikat na TikToker, di ba? Naiintindihan mo ba? Kaya huwag kang pilingira. Kung gusto mo ma-appreciate yung pinagagawa mo doon sa TikTok, ang i-like mo, yung kagaya mo, di ba? Eh, sige, pwede natin sabihin na nireplyan ka ng sikat na TikToker na nag-message ka doon sa chat box, sa public chat box. Okay, nag-reply siya. Ang tanong ko sa'yo, bakit ilalike back ba ng sikat na TikToker yung mga video mo? So, di ba hindi? Ha? May matino ka pa bang pag-iisip? Kaya huwag kang ganun, ha? Di ba? So, at ang panghuli natin ngayon, no? Nawalan ako ng busis, ha? So, ang panghuli natin ngayon, no? Ito yung kadalasang nangyayari ngayon, no? Mostly sa mga kabataan ngayon. Na magti-TikTok na sa walang tamang oras. Di ba? Kunyari, nagti-TikTok ka. Tapos, bago ka po mag-isip kung ano yung kabulastugan na pinaggagawa mo sa TikTok, iniutusan ka ng magulang mo. Di ba? Iniutusan ka na magluto. Dahil, kunyari, yung magulang mo, may pinuntahan, may lakad, may trabaho. Tapos, ikaw namang tarantadong hayop ka, panay ka lang TikTok, tapos, nakalimutan mo na yung utos ng mga magulang mo. Di ba? So, ang magiging dahilan, mapalo ka. Di ba? Sampalin ka. Kung ano na lang pinagbabato sa'yo ng magulang mo. Di ba? So, ano mangyayari? Parang, pag sinaktan ka, pag napalo ka ng magulang mo, iiyak ka. Tapos, lalabas ka ng bahay. Tapos, ang mangyayari, parang ikaw pa yata ang may sama ng loob. Di ba? Tapos, pupunta ka sa mga barkada mo. Tapos, sabihin mo doon na, parang ayaw ko na magkaroon ng mga magulang. Dahil lagi na lang akong pinapagalitan. So, huwag naman ganun. Di ba? Dahil ang magulang talaga yan. Di ba? So, paayo ko lang sa inyo, no, mga kabataan, no? Yung mga ganyang bagay, sana ilagay nyo sa tamang oras, no? Bilang isang magulang, no? Wala naman silang gusto sa buhay, no? Kundi, matuto yung mga anak, no? Matuto tayo, no? Hindi naman lahat ng mga magulang is
puro lang mga kung ano yung pinagagawa nila sa buhay. Actually, yun din talaga yung paka nila na lumaki yung anak nila na magkaroon ng may tamang pag-iisip, di ba? At lahat ng mga dapat ituro dun sa magulang, yun naman talaga yung gusto nilang mangyari. Kaya, bukas-bukasan ninyo yung mga ganung bagay, no? So, yun lang. So, ayun po, no? At kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at i-share na, at i-share nyo itong video na to para yung mga tanga dyan, matauhan naman kayo, di ba? Para magkaroon naman kayo ng kunting ideya na kung maaari, tigil-tigilan ninyo yung mga ganung bagay, no? So, yun lang. Peace out!